Hi guys! Here we go again for our new video! So, nandito na naman tayo sa bago kong video para manood ng reaction natin ang isang video, isang paborito nyong YouTuber na kalokohan at isang sikat na YouTuber sa Philippines, si Mack. The verse. Okay guys, so papanoorin ko ngayon kung ano ba meron ngayon sa bakit ba sinasabi sa inyo. Kuya Kim, pinanood nyo ba yung tungkol kay Mack the verse? Ganito, ganyan. Okay. So, subukan ko panoorin ngayon. Tapos, sa tingin ko, dapat yata i-explain ko muna sa inyo kagad. So, papanoorin ko lang to. Wala akong masyadong sasabihin na masama. Wala nga ba? Okay guys, sinabi sa akin napaka-toxic daw yung mangyayari. So, suotin natin ang face mask natin. Ganon ka-toxic daw ang video na ginawa ng isang YouTuber, guys! Isang YouTuber! Ewan ko, hindi na lang tayo magbabanggit ng names. Pero, ewan ko lang kung ano yung gusto mangyari ng isang YouTuber na yon sa gusto niyang manalo sa isang contest, sa tingin ko, base shoot competition galing kay pangalan nun, Mack the verse, ayun. Sensya na, halos pinapanood ko kasi mga baytuber ay galing sa mga English sina Beyblade Geeks, mga iba pa. Pero matagal ko na naririnig si Mack the verse, or hindi ko sinusubukan manood. Pero nanonood ako sa isa, ewan ko sa kanya ba yun, isa ding YouTube account niya rin yata, ewan ko. Sa tingin ko sa kanya rin yata yung official Beyblade Philippines, dun ina-upload niya yata yung mga episode ng Beyblade, mga Beyblade series, Beyblade tsaka Evolution, Turbo, nasa Turbo na yata sila eh. Okay, so papanoorin na muna natin, re-react ako, tingnan natin kung gaano ka-toxic to. Okay. Stop! Baby, stop! Sabi ko na, stop! 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 Giniagawa mo! Grabe, ganun ka-toxic! Gago! Okay, ikakat ko na doon. Sa tingin ko, pagayon doon sa part na yan, yung anime character, copyrights na yan para sa mismong may-ari ng Beyblade. Okay, so, ito ngayon masasabi ko. Ito yung opinion ko lang, Mack the verse. Ano ba yan? Ba't hindi mo piniyagan tong makasali? Yung batang to. Okay naman ang hawak niya naman yung Beyblade. Hawak niya yung Beyblade. Hawak niya rin yung launcher. Nag-effort naman yung bata. Ba't hindi niya sinali? Alam sa akin, yung part na to, dapat sinali niya siya, dapat manalo. Seryoso. Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Charan! Joke lang guys! So alam naman natin kung anong meron. At napaka unfair. Pares naman yata sa iba. Una, wala naman sa iyo yung Beyblade dun sa video na yon. Sa part na parang, ewan ko, mukhang TikTok lang yata ito sinasabi sa comments. Then, nasa yung mismong launcher, kahit launcher lang, wala man lang dun sa mismong video, edited lang din. Bakit ganun? So unfair. Tama lang sa akin, tama lang ginawa ni Mack the verse na hindi dapat include, dapat talaga siya. Kasi, so unfair, tapos pinasok niya pa yung, video mismo ng galing sa sa mismong Beyblade. Ewan ko lang kung pwede yon, di ko lang alam yon.
totoo nga yung sinabi niya, napaka-toxic, napaka face bomb. Ganun, nakaka-disappoint ang entry niya. Ang dami-dami ko nakita yata na ano, naka-hashtag naman para makita niyo yung iba. Nakakita ko naman, may iba, pinasok nga nila yung, ano yung ganun na video. In-upload nila mismo, pati ako nangangati sa ulo ko dahil sa pagkakapalpak ng ginawa na video. Tama naman si MacDeverse, wala siyang pagkakamali sa ginawa niya. Oo. Para sa akin, dapat talaga hindi muna dapat isali yun. Kung gusto niya talaga sumali, sa tingin ko kailangan niya talaga gumawa talaga ng patas na video, yun naman talaga dapat eh. Tataka ko ba't kailangan niyang gawin yun. Sa tingin ko, si nagmamalaki niya, may bushy na sura siya. Pwede gamitin niya. Tapos, so nagmamalaki pa siya. So, nasabing bully daw si MacDeverse. So, sa video niya, wala naman ako nakitang pagkakamali o bullying sa ginawa niya. Sinabi niya as professional, wala naman siyang sinabing mali. Kung na-offend siya doon, sa tingin ko dapat kasalanan na mismo ni Verse Bay Chuber yan. Alam niya na yung kung anong ginawa niya naman, pero pinilit niya pa rin. Yun lang naman, bakit kailangan niyang pilitin yun? Tapos piniyagan daw siya ng mama niya, etc. etc. Sa tingin ko, piniyagan nga ba siya? Sa tingin ko, mahirapan tayong malaman yung totoo, kung sino man siya o ano man. Kasi, biruin nyo, bawat upload niya, tinuturin niya God sarili niya, gumawa pa siya ng mga fake accounts, tulad ng, sample na doon yung Beyblade Geeks at iba pang mga pinake niyang account. Hindi ako makapaniwala. Natatawa ako, inipilit niya sarili niya as God siya, pero hindi niya man lang ma-boost yung subscribes niya. 100 lang yata, o. Wala pa yata sa 100, ewan ko. Hindi ko tinitingnan na masyado yung ano, sinabi lang sa akin. Check ko lang daw yung video, so I check it. Kaya, ayun. Chinek ko nga, tapos natawa talaga ako sa video na yan. Tapos, pinanood ko rin yung video ni MacDeverse. MacDeverse is so professional. Pumunta pa nga siya mismo dun sa YouTube niya. Nagsabi pa nga siyang, you're welcome. Gumawa pa ng peking video na pinapromote daw siya ni pangalan na ito. Ni, basta ng YouTuber na yon, yung bata na yon. Pero sa tingin, pero hindi naman alam niya, yata, masyado siyang manhid sa ginagawa niya. May, kung gusto niyo mapanood yung about sa ginawa niyang video dun sa YouTuber na yon. So, ang link niya na dun sa baba, magaling siyang VTuber, mas magaling pa sa akin, promise, mas magaling siya sa akin. Panoorin niyo naman, wala namang mawawala sa inyo. Isa siyang Pilipino siya, VTuber. Pilipino nga ba? Sa tingin ko Pilipino kasi nasa kanya yung ano eh. Yung Philippines, nakalagay dun eh, sa ano niya. Hindi ko pa masyado pinapanood, hindi ko pa masyadong maraming alam na full information sa kanya. Pero ayun, pwede kayo pumunta doon sa video at nandun lang sa baba ng link. Tapos, pati mismo na rin ang link ng YouTube niya kung gusto niyo panoorin yung YouTube niya. Marami siyang video doon, mga box opening at mga events yata. Sigurado ako meron siya doon eh. Then, first important announcement guys. So tingin ko napapansin nyo hindi na ako masyado nakakapag-upload ng video. And medyo hindi na rin ako makasagot sa inyo sa messenger. Medyo nagiging busy na rin ako. Ito yung isa sa mga pinaka-ayoko. Sige na guys. Para matapos na to, sasabihin ko na kagad. Medyo hirap na ako sa YouTube ko. So, ito na nga, important announcement. Ito na po ang last video ko. So, Kim Jason Abilachua YouTube channel is closing. Pasara na to. Medyo, di ko na rin kaya, medyo stress na rin ako kay Worst Baytuber. Yun lang, kasi wala na eh. Wala na din yung parang passion. So, ito si Kim Jason Abilachua final video signing out.
Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Charan! Ano ka, siniswerte? Kala mo matatalo mo ako ganun kadali? Oy, hindi! Why? Hindi! Hindi mo ako matatalo ng ganun! Hindi ako susuko ng ganun-ganun lang. Kahit ilang beses mo i-upload ng video tungkol sa akin, hindi ko naman pinapanood. Nabi sa akin ng mga fans ko, panoorin ko daw ganito, ganyan, pero mismong fans ko na nagsasabi sa akin, mas maganda daw video ko, mas magandang ganito, ganyan, wala akong tinatapakan, wala daw akong binubuli o ano man. Never! Ako, matatalo sa'yo. Kahit ilang beses mo i-promote sa'yo, sarili mo, na sinasabi mo God ka, ako magpapakumbaba ako. Hindi ako God. Hindi rin akong sikat. Hindi rin ako, ano, mayaman. Mahirap nga lang ako. Kita nyo naman background ko. At least, totoong tawa ko. Pinapakita ko sino ako. Unlike sa iba, naninira, tapos, it's a big no-no. Ina-edit ang picture ng ibang tao, ano, pero masaya naman ako. Meron naman, masaya naman ako. Nakuha ko yung copyrights ng iba niyang video. Manalo pa rin ako, so, akin yon. Salamat sa in-upload mo yung video ko. Kaya, ayun, salamat! More power to us! More power, abangan nyo sa sunod kong box opening. Si Chozy, Valkyrie, tapos noon, paglalabanin natin yung mga royal at yung original colors ng mga yon. Ang mga royal, Royal King Spriggan, tapos Chozy Spriggan, Buster Excalibur, tapos laban kay White Buster Excalibur, tapos limited edition na Chozy Valkyrie, yung puti. Ang mga babati, hindi siya tinawag Holy Knight, mukha siyang Holy Knight para sa akin. Laban kay Chozy Valkyrie and Union Hercules Holy Sword, laban kay Union Hercules na Ordinary Color. Ano pa ba? So tingin ko nasabi ko na yata, yun yung plano ko ngayon sa sunod na mga video ko gagawin. Salamat sa inyo mga nanonood, sumusuporta, Kim Jason Abilachua signing out.